ano ko, na baka pa-consent ka na o maribago. Matututo pero, talaga, okay. Matututo talaga tayo dito pag pagdating sa Bible, talagang itong nilaan sa akin ng Diyos eh. Pagdating sa biblical straight about Bible, not, kasi sabi sa Bible alone, every script, every word of God is God's breath. Ay hininga ng Panginoon to. Sabi sa ano nga ba? Every scripture of God. Ay, sinabi sa ano sa mga libro ni Apostle Paul. Ano na? Ulit, Ate Jen, ano na? Every parang 2 Timothy 3:16. Ah, tama. Thank you. Say every scripture of God's breath or inspiration. So grow in grace and the knowledge of Jesus Christ. To Him be the glory forever and ever. So, dito talaga matututo tayo. Then sa mga tulad ni Judel, ni Ate Risa, isa sa mga isa sa inyo, talagang ibang gifting talaga. Okay? Amen ba? Amen? Amen. Amen. Okay. Ang ulitin natin ang ano, nakarecord na to para kay Lovely sa kapatid ni Nancy. Para sa mga gusto mong makinig uli. Amen ba? So, let's repeat it again for the parable of the sower or the four soils. Alin ka ba dito? Teka muna. Sino nakabasa nito? Ha? Yan. Oh. Okay, punta ka muna sa Matthew 13. Matthew 13. Matthew 13, 1 to 23 at 1 to 23 kasi ito, Ate Jen. Matthew 13. 1 to 23. Actually, we're repeating my performance na ginawa ko dito last Sunday dahil nandaming wala. Apat lang kami. Si Ate Marlene, si Ate Sirisa, and then actually, ato, si Tatay, ako, Ate Marlene, tsaka si Nancy. Nancy, tama siya. Tama, nandiyan pala si Nancy nun. Pero nakapag-ano tayo, nakapag-Bible study. Kaya lang, tuloy tayo. Kaya lang, siyempre, iba yung marami, masaya, siyempre. Yung pauli na, yung pa, ano na, yung ako na mag-ano, nawala. Oh. Iba lang. Okay. Ganun pa rin. Yung ano, yung guide ng sino magsasalita, nasa Mighty Warriors na ano, nasa PM. Pakihanap nyo. Pero, kung hindi nyo na kailangan tignan, ako na magsasabi ko sino susunod, okay? Okay, Heavenly Father, ang itong topic na natin ay napakahalaga dahil isa sa mga pinakamahalaga na parable ni Jesus ang parable of the sower. Ito ay nilikha niya. Sinabi ni Jesus to, nasa ano siya, Sea of Galilee. Na Sea of Galilee, na imagine nyo, may gawin nating masaya, okay? Ito. Nasa Sea of Galilee. Niya si Jesus to. Ito yung mga disipulo niya. Si yan. Yan yung si. Tapos nun. Nandito yun sa bundok yung mga ibang tao. Nakikinig sila dyan. Imagine nyo nasa sea. Ito si Jesus. Yung mga angel. Ito yung mga tao niya. Then ito yung mga... yung mga hearers, okay. Ito na kala yung drawing. I hope you enjoy because hearers and ears, let them hear. Teka muna, bago natin sabihin to, nakita niyo natin Marlene, Ate Jen, Matthew 13:1-23. Yan, dyan tayo magkoconcentrate. At the, Matthew 13:1-23. Pero magkoconcentrate muna tayo sa... Matthew 13, kasi may mga connected verse na naman. Usual na ginagawa natin, di ba? May mga parallel verse. Diyan tayo matuto. Sana, okay. Drawing nyo sa Bible, susulat nyo tulad nito. Tignan yung Bible ko, ah. Ay, nakikita ba? Yung mga parallel verse niya, nakasulat, na-highlight. Ginagawa mo, Ate Jay, na-highlight mo lang, eh. Pero sana, meron lalagay na arrow doon. O, kunyari, Matthew 13. Ang arrow nito, parallel verse nito, Timothy 1. Kunyari, ganun.
dahil doon, meron, pwede ka na magturo ng Bible study. Kasi, Bible study, not all about one story, but also connection from verses to verses to verses. Tandaan nyo yan. Gagamitin ka na lang sa kapatid mo, Ate Jen. Nasimulan mo, he who began a good works in you, he will finish it to you. Amen? He who began. Okay. Let's start. Timarlin, pakibasa muna sa Psalm 78. Ikaw, di ba? Psalm 78. Oh. Awesome. Psalm 78. So this is talking about what is the parable. Go ahead, Timarlin. 78. Yan ang binanggit ko sa'yo, di ba? Okay lang. Take time. Kung gusto nyo hanapin, tignan nyo rin mga iba dyan. That's the meaning of the parable of Jesus Christ. Kinuha niyo yun sa Psalm. Psalm 78, ano? Yes. Verse 2. Verse 2. Psalm 78, verse 2. Verse 2. I will open my mouth in a parable. Yes. I will utter dark saying of the old. I will utter dark saying. Hindi, gawin mo, sorry. Timali, umpisa mo sa 1 to 2, sorry. Ah, 1 to 2. Di ba yung natandaan natin, umpisa mo sa 1? Sige, go. Give ear. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark saying of old. Okay, thank you, Ate Marlene. Ngayon, question ko, Ate Jen. Bakit nagre-recite pa si Jesus ng parable? Ba't di niya diretso ng ang story niya? Ano sa palagay mo? May idea ka, Ate Jen? Ano? Bakit sinasabi pa ni Jesus in a parable form? May idea ka ba? Wala. Wala. Ako na lang. Okay, ako na lang. Sorry. Sige. Ano ba ang sabi ng parable, ma? Sa Tagalog? Aligaga. 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 Kasi sinasabi niyo to. Kasi kung nasa sabi ni Jesus, he has an ears to hear, let them hear. Eh bakit? Ba't sinasabi ni Jesus yun? Ano mo bakit? Kasi ang mga salita na kanya nililiterate ay parang sa mga... Bakit boring ba magsalita si Jesus? Hindi ko boring yata. Bakit? Kailangan lang ba? Interesado ka masyad? Boring ba siya magsalita? Boring ba, Tim Arlene? Hindi. Ano, pag mga hindi ka talaga nagkakonekan sa Lord, mabuboring yun. Ka. Actually, pero sabi, pag ikaw talaga amen. May heart ka kay Lord, hindi ka mabuboring. Judel, boring ba magsalita ang ating Panginoon sa mga, sa parable niya, sa mga stories niya? Boring ba si Jesus? Tingin mo? Hindi. Yun lang. Wala explanation. Actually, ganito. Kung bakit nagsasalita si Jesus in a parable, kasi gusto niya itago to sa mga pareseyo. Kasi, oy, sabi niya sa ano, may tao yung ano, yung pareseyo, yung ibang tao doon, sabi niya, ano sinabi ni Jesus, ha? Sa ano daw? Tukol daw sa ibon eh. Tukol sa ibon na dumapo sa, wala yun, ano lang yun, kwentong barbero si Jesus, alis na tayo. Kasi ang kaawa niya ang hindi kaawa. So ang mga evil dito, hindi niya hinayaang manakaw ng kaawa ang story niya kasi may value ang story niya. Kaya sinasabi niya in a parable form. Kasi sinasabi niya tukol sa ano? Tukol daw sa bato. Sabi ni Jesus. Ano, sabi ng ano, tinatanong ng parasi ng espiya niya. Tukol sa ano daw? Tukol sa makipot na daan? Ano yun? Tukol sa pinto? Alis na tayo. Carpentero yun. Natural, gumagawa ng pinto yan. Alis na tayo. Kaya ganun. Hey, Ito, mamaya reveal ni Ate Risa nyo kung bakit in a parable form ang sinasabi niyo. Napakaganda. Kaya ang parable of the sower is one of the important parable of Jesus Christ. Kasi dito nakapaloob ang karakter ng tao. Hindi lang dalawa, sulit kasi dalawa, di ba? Ang dalawa, evil. Isa, good. Isa, narrow way. Isa, wide way. Isa,
Build on the rock, isa build on the sand. Laging ito apat eh. In a specific form. Asan ka ba dito? Nasa una ka ba? Nasa pangalawa, nasa pangatlo, o nasa pang-apat? Explain natin 'yan. Napakaganda ng actually isa sa mga favorite parable ni Jesus ko ay yung parable of the sower. Pero itignan nyo, yung camera hindi naka-focus sa farmer eh, sa sower, naka-focus sa seed. Tama ba? Yung camera naka-focus sa mga bumagsak na seed, hindi sa farmer. Ang tanong ko, sino ang tinutukoy na sower dito? Ate Jen. Hula ka lang. Sino tinutukoy na? Is it the people or Jesus? Siya naghasik eh. Si Jesus. Nancy, sino tinutukoy na sower dito? Repeat performance. Word of God. Yes. Si Jesus. Siya ang sower. Pero ang camera nakafocus sa ang topic, naka-focus sa seed na bumagsak. Okay, tuloy na tayo. Ate Marlene, Matthew 13 tayo. 1 to 2. Amen. Ito, okay. Okay na. Go. On the same day, Jesus went out to the house and sat by the sea. Great. And great multitude were gathered together to him. So that he got into a boat and sat, and the whole multitude stood on the shore. Ang gandos lang yan. Teka. Teka, may... Sabi... Sino ba? Sorry, Ate Marlene, dali. Ate Jen! Yes? Ikaw na! Oh, ganito. Explain ko na anong setting, di ba? Yung sinabi natin, Marlene, yung setting na kung nasa si Jesus. Nakikinig ang mga tao, sabi niya, here is to hear, let them hear. And then di lahat nakikinig, malabas dito, lalabas doon. Sa atin, papasa dito, magmamanifest sa katawan natin. Amen ba? Amen. Amen. Sige. Ate Jen, nakita mo yung verse mo? Matthew 13, 3 to 4. Matthew 13, 3 to 4. 3 to 4? Yes. Matthew 13, 3 to 4. Then he spoke many things. Pakinig ako? Yeah. Clear. Okay. Then he spoke many things to them in parables, saying, behold, a sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Mm. Amen. Some fell on stony places where they did not have much earth. Diyan, hanggang 4 ka lang. 5 na yung binabanggit mo. Okay. Very clear sinabi ni... Lahat ba nakikinig? Si Judel parang naka-off ng camera. Okay. Tuloy lang tayo. Susunod ka. May part ka, Judel. Okay. Tuloy lang tayo. Matthew 6:20. No. Mark 6:20 at Jijen. Ay, tama ba? Mark 6. Matthew 6. Hindi. Mark 6. Hindi. Ako muna. Huwag kayo muna magulo. Dali ah. Hinapin ko na yung mark. Ay, huwag ka magalala. Diyan ang gaamit ko. Mark 6:10. Tignan ko lang yung mark 6 ah. Andali ah. Yan na. Okay, hindi, wag na yan, Tijen. Okay, ganito. Okay, makinig na kayo ha. Ang parable of the sower ay apat, tandaan natin. Ang unang-unang, ang binanggit ni Ate Jen ay tinatawag na hard soil. Or they call it the hard heart. Okay, number one, they call it the hard soil. Or the hard heart. Yun ang number one na soil na hinasik ng ating Panginoon sa bumagsak siya sa matigas na lupa na hindi man mangyayari talaga tumubo ang seed talaga doon. Okay. Yung binabanggit ko nga pala supposed to be kay Ate Jen ay si Herod. Sino nakakakilala kay Herod? Herod. Ate Jen, kilala mo si Herod?
Eh, anong anong pagkakilala mo kay Herod? Diba siya yung ano, siya yung persecutor, ano din siya, naging dahilan din siya kung bakit na ano si Jesus, diba? Yeah. Actually, kayo, napakadaming Herod sa Bible, sa New Testament. Meron ding Herod na dapat magpapatay kay ano, kay baby Jesus. Pero namatay din yun eh. Namatay din, interesado yun. Actually, meron ding Herod. Ang dalawa, marami, parang dalawa yata Herod doon. Pero ang Herod na binabanggit ko sa Herod ng time na nabuhay si John the Baptist. Okay. Bakit si Herod na-compare natin sa first hard soil? Kasi si Herod ay interesado sa mga parable ni ano, ni Jesus. Talaga nagtatawag yan ng mga tao. Sa pupunta ako. At kay John the Baptist, he's not prepared the way of the Lord. Wah, interesado siya. Talagang he's a man of, pag naiginig talagang ma-interesado siya, pero he's a hard heart. Bakit he's a hard heart? Kasi si Herod, ang karakter niya, mahilig siyang manghutya sa tao, pero mahilig siyang makinig, pero matigas ang puso niya. Supposed to be, siya nga nagpapatay kay, sinong nagpapatay kay John the Baptist? Si Herod. Anong ginawa? Paano pinatay? Sino nakakaalam? Paano? Nagustuhan ng anak niya. Ang alam ko, prosecute. Teka muna. Si Ate. Ate Jen. Hindi, Ate Marlin. Ulit mo. Ate Marlin. Liti mo. Ang pagkano ko doon, yung anak niya or isang prosecute ba na nagustuhan niya na ialay daw yung ulo ni John the Baptist. Sa kanya. Eh, siyempre, nagpangako na yung si Rod na ano, na parang promise niya, sige, kung anong gusto mo, ibibigay ko. Yun. Eh, ang hinihingi niya, yung ulo ni ano. John the Baptist. Yung natupad, kahit masama ang ulo, ang loob niya, dahil sinabi niya, tinupad niya. Oh, hindi. Ang karakter kasi ni Herod, supposed to be, nakikinig siya sa kay John the Baptist eh. Pero hanggang kinig lang siya. He has an ear, let him hear, but he does not listen. He's not manifest. Siya isa mga hard heart talaga. Hindi sumunod miski isang beses. Nakinig siya. Yes! He has a hard heart from the heart. Kasi si Herod nga pala, naging kaibigan, hindi naman kaibigan, naging kakilala ni, ano, ni, naging kilala ni Herod si John the Baptist. Kasi mahilig makinig si Herod sa ano, sa mga yung nagkikwento sa labas. Kaya nakilala niya. Ngayon, si Herod, tama ka, Timarlin, birthday ng up ng anak niya. Birthday ng anak ni daughter ni Herod. So, sige anak, tama, ulitin ko lang. Anong gusto mo? Sige, magsabi ka. Sige, sabi ng ano, ng mother ni Herod, ng asawa ni Herod, na nag-usap sila eh. Nag-usap yung sabi mo, nanay niya, tsaka yung anak niya, nag-usap. Sabi mo, ugutan ng ulo ni Herod, lagay sa ano. Ah? Diba stepdaughter lang ngayon? Stepdaughter lang ni Herod yun, diba? Kasi as anak yun ni ano eh, nung asawa niya, diba? Oh, galing mo, Timarlin, ate dyan. Talaga? Hindi ko din alam eh. Oo, alam ko eh. Hindi talaga niya anak yun, stepdaughter niya, parang ganun. Sige. Tapos, just to please, the girl, kaya ginawa niya yun. Okay. Kahit masama loob niya, just to please that, okay. Girl, okay. So, that's... Yung, yung nanay at saka yung dalagita na sayawan mo yung, sa ganitong okasyon. Si Herod, sayawan mo. Sila ang galit kasi kay Herodes, kasi nga, pinanong sa ni Herodes, kasi nga, asawa ni Herodes, yung asawa ng, yung nanay ng bata, ang asawa mo na yung kapatid ni Herod. Kaya galit yung mag-ina na yun, kay Herodes na rin yung babae. Saan yun eh? Kaya yun ang sinabi niya. Luke 6:20 yun eh. Sinasabi sa kanila ni John na mga sila, immoral sila. Oo. Actually, hindi ko na-focus kasi, sorry, pero buti na lang na natutuwa ako sa inyo. I'm so blessed. Minsan, nakakapulot ako sa inyo. Nabasa lang. To Jen. Glory to God. Bye, Bagret. Si Judel. Glory to God. Si Marlin. Amen. Glory to God. Buti na lang. Minsan, kaya-expect ko talaga kayo eh. Okay, tuloy tayo. So, yun nga. He is one of the great example of a hard soil. So, number one, hard soil. So, pangalawa na tayo.
It's the Rocky Source. So, Rocky Source, si... Si Jidel. Oh, Jidel, ikaw na. Matthew 7:26. Ay, hindi, sorry. Mali. Andi, si ano pala? Si Jem. Ate Jem pa rin. Teka, nagkakamali ako. Teka, teka lang. Matthew 27. Hindi, about here. Matthew 7. Hindi, si tatay pala. Sorry, tatay. Tatay, tatay are there? Tanong kwan. Matthew 7. Ay, Matthew 13, 5 to 6 ka. Matthew 13, 5 to 6. 13, 5 to 6. Oh. Some fell. 13. At ang some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprang up because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched. And because they had no root, they withered away. Okay, okay. Tama. Thank you very much, Tay. So, ang characteristics ng second seed ay tinatawag nila na rocky soil. Mabato. Okay? Or they call it the shallow heart. Rocky soil or the shallow heart. Okay, wait lang ah. Some subsoil places. So, wait lang. Matthew 13. So, Tay, pakibasa sa Matthew 13 verse 20. 20. Oh, 13 verse 20. 13:20 naman. Nabanggit. 20. Oh. But he that received into the stony places, the same is he that heareth the word and anon with joy received it. Ibig sabihin, tinanggap nila ng may galak ang mga nasik sa kabataan. Okay. Ganito yun. Yung rocky soil, kung mapapansin mo, ano ba sabi ko rito? So, teka, sabi dito, explanation ng rocky soil ay binanggit ni tatay sa Matthew 13, verse 20, but he who received the seed on stony places, this is the one who has heard the word and immediately received it with joy, yet he has no root himself but endures only for a while. For the tribulation and persecution arises because of the word, they immediately stumbles. Ganito, sabi ni Jesus, napapansin mo, oh, sinong gusto mo nun sa akin? Lord, gusto ko sundin ko kayo. Sabi ni Jesus, sabi ng mga disipulo niyan sa ano, sa kay Jesus, si Jesus, Lord, gusto ko sumunod sa inyo. Saan ka pumunta? Pupunta ako. Sabi ni Jesus, foxes have holes, birds of the air has nests, but the Son of Man is lowly, no place to lay his head. Kaya nyo, ma-endure nyo yung pupuntahan ko? Baka man dahil pagdating sa persecution, dahil sa ano, hindi nyo makakayanan. Dahil kayo ay tanim sa mabatong soil or the shallow heart, di ba? So basahin ko rito ah. You receive it with joy, but it has no root. Sabihin masyadong mababaw, di ba? Ika nga. So, next tayo. Medyo sayang last time, mas maganda yung explanation ko. Nakalimutan ko na, Lord, reveal it to me. So, Nancy. Teka lang ah. Bago ko sabihin nga pala, sorry.
Well, sabi ni Jesus, what is your kingdom? The kingdom of God is like a parable of the sower. What lagi niya binabanggit yun? The kingdom of God is like, the kingdom of heaven is like, children. The kingdom of heaven, lagi niya binabanggit yun, tama ba? Si Marlene, di ba? Ano ba yung sabi nun? Sabi ni Jesus, what is the parable, sabi niya? An earthly story we have... Ang parable kasi has an earthly story with a heavenly meaning, okay? Ang parable daw, sabi ni, according to the word of God, is an earthly story with heavenly meaning to catch an attention of an audience para makuha ng attention ng Panginoon ang mga makikinig sa kanya. Tulad ninyo, nakikinig kayo. Diba? Hindi lahat na nakikinig talagang anak ng Diyos. Bakit sinasabi, here's an ears, let him hear. Diba? Iba-iba eh. Something is going on eh. Okay. Tulad natin. Si Nancy, pakibasa Matthew 13:7. 13:7. Yes. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. Okay. Basahin mo naman sa Matthew 13:22 ang reveal. Ah, what is the meaning of Matthew? Ano yun? Matthew 13:7. Ang sagot ay nasa Matthew 13:22. Go ahead. Okay. Now that he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches chokes the word, and he becomes unfruitful. Okay, ang sabihin nito, ang seed naman nito ay bumagsak. They call, teka, sorry ah. That soil is what we call, so naman binagsakan naman na tinatawag na thorny soil, or divided heart, you mean ba? Thorny soil, sabi ng thorny, mamano matinik, or divided heart. Sino example natin dito sa Bible? Meron tayong kilala dito. Masasabi natin ito, sinong example dito, ay babanggitin ni Nancy din sa Matthew 19:16-22. Go ahead, Nancy. Matthew 19? Yes, pupunta ako saglit ha. Antay mo ako ha. Matthew 19, 16 to 22. Hanapin nyo lang mga iba dyan. Pero, stay on the line sa verses nyo, ha? Okay. Teka muna, 19. Ano ba sabi ko? 19. 16 to 20. 16. Yun. Title muna, title iha. Title. May title ka dyan? Oo, Jesus counsels the rich young ruler. Okay, makinig kayo ha. Mahalaga to. Okay, go. Now behold, one came and said to him, Good teacher. What good thing shall I do that I may have in eternal life? Mm. So he said to him, Why do you call me Lord? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. Okay. He said to him, Which ones? Jesus said, You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said, All these things I have kept from my mouth, from my youth. What do I still lack? Yun. Diretso pa ba? Sige, diretso mo. Jesus said to him, If you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come and follow me. So nakita niya. The young man here, that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Oh, nakita niyo? Connected ito sa Matthew 13 verse 22. Ano ko bakit? Nakita mo, deceitfulness of riches choked this the word, and he became unfruitful. Okay, here's the thing. Sabi ni Jesus, ibenta mo lahat
na kayamanan mo, brief mo, lahat yan. Sumunod ka sa akin. Ang hirap nun. Actually, ganito yun. Ulitin ko, nasabi ko na eh. Naalala niyo yung si Abraham at yung mga ati Jen? Si Abraham, inutusan ni God na ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si, sino? Si Isaac. Masaya ba si Isaac? Kasi, masaya ba si Abraham nun? Says, Lord, wow! Ialay ko anak ko. Sige! Labo yun, di ba? So here's the thing, sinubukan ni God, sinubukan ng God si Abraham, masusunod. Sumunod siya. Actually, pag, isa man of faith, tama si, eh, tama si, ano, si Judel, naalala ko yun. Oh, hindi, ibig sabihin, may grudge sa heart ni, ano, may grudging heart si Abraham, pero he has to obey. Hindi siya masaya, pero he has to obey. So, anong nangyari ba? Natuloy bang iali ni Abraham si Isaac? Natuloy ba? Hindi. Hindi alay niya. Kaso, ano? Yung inaano niya na, inaalay niya na. Kaso, no, mayroong nag-pudisid Lord na May dumating na ano? Anong lumitaw? Ano yata? Isang hayop ba na tupa? Yun ang magiging ano? Oh, parang gulis. Oh, actually sa kanya ni Abraham si ano eh. Si Isaac talaga pa slaughter siya for greatest offering of God. Pero bigla, wait lang. Susubukan lang kita. Now that you're obedient. Pero nag-aalanganin muna si ano si Abraham. Oh, yeah, tama. Si totoo 'yun. Reluctant siya. Pero actually, sumunod siya. Sumunod siya. Kaya lang, pinigilan siya ng Injil na huwag ituloy. Huwag ituloy kasi nakita niya ang obedience and righteousness ni Abraham. Talagang pero nakita doon. Nagaling lang muna siya. Pero sa kanyang paniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan. Yes. Kaya tinuloy niya. Tinuloy niya, pero pinigilan siya. Nasa sinubukan. Nakita ang puso ni Abraham na talagang one siya, yung tapat siya sa Panginoon. Yes, he's a man of word. Kaya naging friend of God siya eh. Dahil doon, that's supposed to be, talagang, yun, he's a man of faith talaga. Kaya sabi ni Judel, talagang, he's a man of, may crown of righteousness si ano eh. Si Abraham talaga. So, here's the thing. Same way, I really believe, yung tong rich young ruler na to, sinusubukan lang ni Jesus din to eh. Kasi hindi naman siya tinawag bilang disipulo ng Panginoon. Hindi siya tinawag. Isa lang siya gustong magpakita ng gilas, di ba? Kasi hindi lang natuloy. Hindi natin alam ang story. Kasi umalis na yung rich young ruler, umalis na. Yung nababasa ko lahat ng mga kuan, mga disipulo, lahat tinawag talaga ni Jesus. Yeah, hindi tinawag to. Pag nadadaanan niya, sinasabi, iwanan mo yan. Yeah. Sumunod ka sa akin. Ito, siya lumapit eh. Nagmalaki eh. Pero, I think ah, this young rule is a good man. It's a very good man. Ito mo. Lord, sinusunod ko lahat to eh. May kulang pa ba? Ayan, nasubukan ko tuloy. Diba? Ang hirap subukan ng Diyos minsan talaga. Minsan, masakit. Masakit talaga. Kaya, hindi natin alam ang story afterwards. So, napakaganda, diba? Amen ba? Nagustuhan niyo ba yung nangyari? Yung paralyzing? Amen. So, isa sa mga characteristic ng, teka, meron pa tayo. Sa mga third seed dyan, yung mga rich young ruler, sayang. Baka may special instruction pa si Jesus sana sa kanya. Pero malis na siya eh. Bira mo, nasama siya sa Bible. Di ba? Hindi naman siya kilala eh. Okay, tuloy tayo. Nancy, Revelation 3:17, please. Revelation 3:17. Yes. Because you say I am rich, have become wealthy and have need of nothing, and do not know that you are wretched,
miserable, poor, blind, and naked. See? See, do you see that, Nancy? Because you say I am rich and become wealthy and have no not need of nothing. Here's the thing. Alam mo, may kikwento ako sa inyo. May nangyari kahapon po. Dumating ang aking half-brother. Grabe! Mucho-mucho siya! Hindi mo mucho-mucho. Gusto ko na-exaggerate ah. Kasi isa siya sa mga ano eh, na nasubukan ng tatay ko. He's my half-brother. Makinig kayo. Sabi niya sa mami, darating kami dyan. Dalawa kotse namin ni Third, tsaka ako. Yaba. Alam mo, naramdaman ko. Sabi ko, Lord, sinusubukan yung puso ko, huwag mo inggit. Alam ko yung pakay ng kaawa niyan. Talagang ano, ang brother ko naman dito, parang yabang nito. Diba? Ang tendency, ganun eh. Yabang nito, kala mo kung sino. Ako ang heart ko, nandun. Pero, in-exercise ko, Lord, na Lord, ang sino yung tinataas niya, ibababa niyo, sino yung nagbababa sa sarili, itataas niyo. So, dumating siya, dumating ang ano ko, ang half-brother ko. Talagang ano eh, from, hindi naman from rugs, from trial talaga siya eh. May asthma siya. Taga Clark, actually, call center head siya. I believe, ang sweldo niya, baka nasa 80, ganun. Mas mataas pa sa sweldo ko talaga. Talaga nakita ko prosperous siya. Pero, ang masama lang, hindi niya, naging maapoy siya sa Panginoon, siya naging maapoy siya sa Panginoon noon. Talaga siya nag-introduce sa akin ng Hell's Real. Kay Emerita, talaga siya. Dahil, siya sa mga ginamit na Panginoon sa akin. Yung half-brother ko na yun, napaka maapoy niya noon, ha. Ngayon, dahil sa kayamanan, dahil sa kasalatan niya dati, ang kayamanan nag ayoko naman sabihin na I'm not finalizing but as long as I see parang nabulog siya sa pera. Although magaling siya eh. Oh, yan ha. Sa mga nakapagtapos tulad ko, mag-ingat tayo sa kalayawan naman, sabihin. Nabulag talaga siya to the point na nag-asawa siya. Hiniwalayan niya, nag-away sila. Ngayon nagka-girlfriend siya ng ilang girlfriend. Sigurado may nangyari doon. Ngayon, pagdating nila dito kahapon, ang ganda ng girlfriend niya, sexy. Talagang ano, pagmamayabang niya talaga. Tapos, lahat niyong anak ko, binigyan niya ng, oh, nagpapasalamat ako eh, kinuwento ko. Sabi ko, Mark, ang pangalan niya Mark eh. Dami pangalan Mark, no? Mark, ito lang kami, simple lang ako. Talagang, sinasabi, hindi ko magmamayabang na guardio, ikaw, guardio ko, hindi dapat ganun eh. Sabi ko, ako, ito lang buhay namin, kasama ko mother ko, sabi si brother, ganito lang kami, sa bahay, masaya kami. Pinakita ko na ano, na hindi ako, wala akong pagmamayabang. Kumbaga, kay miski si God, hindi ako pagmayabang muna, kasi nasa kasalanan siya. As is under sin. Nakipaghiwalay siya ngayon, may marami siyang anak sa labas. Hindi naman marami siguro, isang unang anak sa labas. Na-realize niya na mahirap ang buhay. Oh, mag-girlfriend na siguro ako. Diba? Pwedeng palitan. Pwedeng hiwalay na, tapos bago uli. Actually, nangyari nga sa kanya. May isa siyang girlfriend. Nakikinig ba kayo? Talaga yung isang girlfriend niya. Kinalewaan niya pa yung girlfriend niya. May another girlfriend siya. Magandang lalaki siya eh. Ngayon, yung girlfriend niya nasa bahay niya. Binasag lahat. Ng PlayStation, binasag yung TV, binasag lahat ng pwedeng basagin sa lamesa talaga yung ano. Mahister ka ngayon, na-depress yung half-brother ko. Pag uwi niya, basag lahat. Talagang, ninakawan pa siya. Ninakawan pa yung half-brother ko ng girlfriend natin na rider niya. Hindi siya ngayon pinagbalingan. Siya ngayon ang ginantihan ba? Dahil nagka-girlfriend niya, may another girlfriend pa siya. Chismis ba? Risa, hindi chismis to. Pagsasabi niyo ba sa ibang tao to? Hindi, di ba? Ito naman. Ma'am, pangat yung sinabi mo. Ayan, siya nabubuhin sa mga elaborate kasi doon ka sa mga isip na po. Ito na mo kwento. Hindi na mo kwento ko mo.
Hindi doon mag-elabor, so next na tayo. Chismis ba ako? Hindi, parang may natin kapunta doon. Huwag yung chismis, huwag yung pagsasabi yung kapatid ko ha. Baka maging chismis to. Baka... Pinapatuto mo lang yung sarili mo na hindi ko na... Eko-reko yan. It's all about me. This is all about me, not my brother, half-brother. Oh, yeah. The Lord knows your heart naman. It's alright. Kilala niyo ba yung brother ko? Half-brother, kilala niyo ba? Oh, hindi naman daw kilala eh. Pero yan. Gusto niyo pakita ang picture niya? Hindi na. Hindi na, di ba? Kasi siya ng chismis, di ba? Ano ito, Jen? Yan. Pero yun, mas ano yun sa iyo, mas good looking kaya sa iyo. Oo. Sabi ko, ano eh, maganda lalaki. Maganda lalaki talaga. Baka, sabi ko, baka mag nakita ni Jobit. I-review ko. Sorry, Nancy, ah. But anyway, ang gusto ko na sabihin, I need you also to include, I don't know, I think it's my problem anymore. Ako ang dahilan ba na i-consult kami magkakapatid? That's saying God sa akin eh. Dahil sa obedient ko kay God, dahil hindi siya nakikipagkita sa ngayon, dahil namatay yung mother niya sa COVID daw ah, piniin ko siya. Break, bro, kumusta na? Ganon. Dahil kumibu na siya, dahil siya nakipag-consult sa mga brothers and sisters ko din. So, I'm trying, kasi sabi, blessed are the peacemaker. For they shall be called sons and daughters of the Most High God. Amen? Nasa ano yan eh? Nasa blessed those who mourn. Nasa sa mga blessed yun eh. Be peacemaker tayo. And be, ano ba yung isa? Blessed are the merciful and peacemaker. Peacemaker tayo dapat. Tayo dapat makikipag... Ano, kasi sabi ni Judel, ito yung taong karnal. Ito yung taong karnal. Ito tayo. Ano mangyayari pag ganyan din tayo sa karnal? Ano mangyayari? Pag ganyan din tayo, meron change ba? Wala. Dapat ganyan tayo. Sabi ko, we are much more prayerful. Ito ah. Dapat nasa taas tayo. Mas prayerful tayo. Mas malam tayo sa Diyos. At the same time, ito naman, mas mababang loob tayo. Mas nakakaindi tayo, mas prayerful tayo. Kaya ang pattern natin, Christian, ganyan, hindi ganyan. Ganito. Tama? Yes. Ganyan. Mas humble tayo. Mas merciful tayo. Yeah, pag sa taas naman, mas knowledgeable tayo sa Word of God. Mas marami tayo dapat alam. Yes, mas mature tayo. Ito yun eh. Mas matanda tayo in terms of knowledge, maturity. Ito ang mundo, di ba? Ito naman, mas humble tayo. Hindi dapat ganito. Sabi ni Judel, dapat ganyan. Ito, at ganito. Ganun ba yung situation? Nag-guess nyo ba? Ganyan, hindi ganyan. Kung ganyan, pattern ka sa mundo. Conform ka sa world, di ba? Palas lang kayo eh. Ulitin ko ha, kasi ang ganda eh, sabi ni Judel eh. Dito tayo at din tayo ganyan. Hindi tayo ganyan eh. Pinalabas mo na mali ako sa kanila. Hindi. Nag-warning lang ako. Okay, nag-warning lang ako. Hindi, tama na, hindi na nga namin pinag-uusapan. Nancy, continue. 1 Timothy 1:6-10. 1 Timothy 6-10. Pero ba, may sitin na lang ako, Phil? Kaya nga, tatakayin kayo. Huwag mo nang pakayin nyo. Hindi pa kayo kung ano pa. 1 Timothy 6:10. Hindi na nga namin pinag-uusapan. Hindi mo, nag-yaman ako. Nag-yaman yung mga ilang pinapos. Sa pampay ko pa rin yung iba. Makakain yan sila. Relax. Relax, Jude. Yeah, alam na alam natin yan. Saan po yan, 1 Timothy? 1 Timothy 6:10 pala, sorry, 6:10. 1 Timothy 6:10. Yes. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from faith in their greediness and pierced themselves through many sorrows. Okay, isang example natin sa nagsalita mismo ating lingkod na si Nancy, hindi niya mahal ang pera, kundi siya ay narito upang tulungan ang kanyang magulang
ang kanyang sarili at ang kanyang fellowship. Isa sa mga example natin si Sister Nancy, nag-abroad siya hindi dahil sa kanyang sariling hangad, kundi sa hangad ng Panginoon sa kanyang buhay. So, amen. Hindi ibig sabihin ng ang pera is the money is not, sabi, may kulang kasi, sabi nila. The money is root of all evil. Hindi, the love of money is root of all kasi evil. Kasi nandun palagi yung temptation. Eh. Yes. Pag actually, may pera ka, nandun yung temptation. Eh. Actually, ganito nga, magtataka kayo. Kung sino pa yung mahirap, ah? Sorry, hindi kayo yun. Sino pa yung mahirap? Siya pa yung mas mahangad eh. Kasi wala siya eh. Sino pa yung mayaman? I'm not saying all ah. Minsan ah, sino pa yung may pera? Minsan talaga hindi na iniisip ng kahangad, kalayuan eh. Kasi meron na siya eh. Pero kadalasan talaga yung mayaman, lalo na sa politika, gusto na lalong magpayaman. So nakasakit talaga. Masakit talaga. So, praise God na tayo ay nakikita ng ilaw. Hindi lang naman ako. Lahat tayo natutong mag-touch talaga. Nakakatuwa. Dati, pahirapan Nancy kung wala ka pa nun. Pahirapan. Hirap na hirap si nanay. Ma-explain. Very offensive pagdating ang in-explain tungkol sa touch. Ang sakit. Pero ngayon, natuto tayo. Actually, mapupunta rin naman sa fellowship ang ginagawa natin yung business. Okay, tuloy na tayo. Baka sabi, maupuwi tayo sa pera. Javi or Jodel? Eh, alam mo, anak. Sige. Hindi naman masama ang maghangad ka ng pera. Hindi talaga, na, hindi. Hindi. As long as sinabi mo sa Panginoon na bless the finances which ka... Yes! Kaya nga, the love of money nga tayo. Hindi naman ang damani. The love of money. Hindi naman yung sobrang pera. Kasi kung wala kang pera talaga, paano ka makakagalaw? Correct. Kung mayroon ka mga bibilhin, hindi ka makakabili tulad kahit man lang gamot. Oh. Hinihingi natin ang blessing ng Panginoon na give us as much as we can have yes. Without sinning against Him. Give us today our daily bread. Amen. Tama tayo. Ganito, balance. Kung yaman lang, marami akong yaman. Akin ang central bank, kaya lang hindi ko mapunta dahil may gwardya. Ganun lang tayo. Amen. Ayaw ibigay sa akin ng gwardiya. Sabi ko, malis kayo dyan, kukunin ko yung pera ko. Ayaw nila, sabi, babantayin namin yung pera mo. Hindi, ma. Huwag ganun, ma. Ibigay ko sana si Ate James. Ayaw na, kangiti. Sabi niya, huwag, malalaman daw siya. Okay, next. Hindi ko nabibigyan. Okay, Jodel. Ah, bigyan mo ako na, ay. Jodel, Jodel. Calling, paging Jodel. Jodel. Sige, sige. Nakashare po si Mami. Oh, sige, sige, ano na lang. Oh, sige. Si Yin Yin. Yin. Ha? Ano naman? It's your turn to shine, Yin Yin. Ma, ano? Guess, ano na lang, si Nancy na lang. Sorry ko. Ah, si Yin pala. Eh, no. Ma, wag ganun. Okay, yeah. Ano daw verse, kuya? Hosea. Hanapin nyo man sa table contents. Masyado mali dyan. Naalala mo na siya. Hinanap natin yun doon. Hindi natin kayang Hosea. Hindi natin ganyan. Yun, Hosea. Punta ka sa table of contents. Hosea, tapos ka bang it? Hosea 13:6. Hosea 13:6. Hanapin niyo sa table of contents, mayroon hanapin niyan sa Old Testament yan. May ano? Sa may table of contents, sa unang-una. Depende yan sa Bible niyo, hindi sa verse yan. Kaya nga eh. Sige, tayo ko na lang si Nancy. Hindi, hindi si Nancy, si ano? Ako ba? Si Yin. Sino ba nang gano? Si Yin, Yin. O yan, sige Yin, tayo natin yan. Hosea 13 verse 6. Hanapin nyo mo sa table contents. Mahirap hanapin yun. Napaka-nipis ng Bible na yan. Makita na yun yan. Makita na yun. Ano? Dito lang yun sa ano? Ano yan? Sa Old Testament. Hanap ko lang po. Sige, hanapin mo na. Ito na yun. After that yun. Yan. 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 After that yun. Tapos lang din yan. Pero po talaga matiin yun talaga yun. Makita mo na? Sige na. Opo. Lakas mo, ha? Baka mabingi ako. Lakas mo, ha? Ano ba yan, Hosea? Hosea
day of the Lord is at hand. It will come as destruction from the Almighty. Ah, yun na yun? Teka muna. Hindi, iba yan. Iba ta yan. Hosea, iha. Hosea nga. Hosea. Hosea 13. Gala, ako hanapin ko. Verse 6. Ano man chapter? Teka muna. Hosea. 13:6. 13:6. Ay, sorry, ay sana. Hosea. 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 Dito banda yung banda. After ng Daniel, Nancy. After Daniel. Maganda tong sinabi dito eh. Ah, yan. Ganyan din yun. Sabi mo kasi ito. Yan. Yan. Hosea 6, verse, ano yan? Hosea 13. 13:6, magandang sinabi dito eh. Hosea 13:6. Nako! Hirap ba kayo, yung mga little iha? Makita mo na, diba? Kaya mo yung verse. Kaya nyata ng tulong ni, ano, ni Ate Sam. Pirate Sam. Pirate Sam. Kaya hindi niya. Ate Sam! When he had a pasture. Kaya yan, kaya. Huwag ka maingit, Marlene, hindi ako mo sila. Hindi. Narinig ba? Rinig na rinig ka, maski hinga mo kaya. Joke lang. Kita na, okay, Yin. Po? Kita mo na? Apo. Go! Oh, sige. When they had pasture, they were filled. Okay. They were filled and their heart was exalted. Therefore, they forgot. Oh, so see? Nakakalimutan na. Ganito, mga kapatid. May dalawang klaseng tao lumalapit sa Panginoon. Iba sa lumalapit kasi may problema siya. Magpe-pray siya, Lord, tulungan niyo ako. Diba? Isa naman, masaya pag prosperous, dun may time kay Lord. Pag dumating na yung persecution, yung kahirapan, parang wala naman dyan, ayoko na. May kilala akong ganun eh. Actually, naging ano ako dito, naging number two person ako. Pinagpresyo si Lord lagi kasi, ano, pinaprosper ako, pero nung dumating yung pagsubok, parang di ka na-attend, di ba? Eh, isa naman, kapag may problema lang lalapit sa Panginoon. Okay? Dalawang klase ng Christian, may kilala akong ganyan eh. Nung maganda yung buhay, maganda yung walang problema, pinipress niya ang Lord, pero dumating yung pagsubok, hindi na hinahanap ang Panginoon. Parang naniniwala siya, hindi na siya tinutulungan ng Diyos, hindi na siya, God's not on your side. Yung isa naman, serious madalas sa problema. Kaya hinahanap mo lang Panginoon pala kapag may problema ka eh. Diba? Ikaw, pre-praise the Lord ka lang kapag may pera ka. Pero hindi mo nagpre-praise the Lord kapag may problema ka. Nakita mo? May dalang klaseng Kristiyano dyan. Ako, anak, hindi nalawad ng Diyos na magpatuloy ang aking malaking pinikita. Dahil noon, baliwala sa akin ang pera. Kumikita ko ng, ang minimum pa lang noon ay 4 pesos. Kumikita ko ng 80,000 a month. So, magkaroon ako ng traffic enforcer, 500,000 kinikita ko sa isang buwan. Talaga? Pero saan napunta? Napunta tayo. Napunta lang sa mga kawalang hiyaan, mga sa hotel ako natutulog. Umuwi na ako sa bahay pag nabibihis. Kaya kung inipong kong pera na yun, sobra-sobra. Kaya ako, inalaw din ng Panginoon na itayo ang bahay nito na wala akong trabaho.
Isipin nyo. Oo, oh, totoo yan. Saan ko kinukuha ang mga pera? Uy, tulong din si Rizal dyan. Sa akin mga kuhan, mga kakilala. May gumagawa ng bahay, hindi nagpapabayad. Wow. Sila pa nagpapabayad. Sila pa nagpapakain sa akin. Patayo ko ito, may tulong man kayo, pero hindi mas hindi sa sapat. Ang laki ng kinikita ko noon, ang laki ang ginastos niya na eh, pinamamayad lang sa utang. Sabi ko, eh ikaw nakakalam dyan sa pera ko. Pinamayad sa mga utang niya nung may tindahan pa kami. Hindi ko yan pinagsisisiyan kay Barya lang yung binigay ko sa nanay. Oo, oh, tay, tama yan kasi tayo, tuloy ko na. Ngayon kung alam mo na kung hindi lang si Duterte ang naging presidente, yung tutuloy-tuloy na aking kinikita na malaki. Yung Bantay Bayan lang kumikita ko ng ano, ng 10,000 a month. Minsan 1 week. Yung mga lisensya ng baril, kumikita ko ng 10,000. Yung lisensya ng mga sasakyan, kumikita mo naman pati sasakyan. Yung maming nining, oo. Kumikita ko ng 20 to 30,000 a month. Yung mga lisensya ng baril at binibili ng baril. Dito na sa akin pumupunta, hindi na sa klami. Kaya lang, pati yung lisensya ng sasakyan, dito na rin sa akin pumupunta, hindi na sila pumipila doon. Pati ikaw, di ba dito ka na? Oo, naalala ko yun. Kung hindi si Duterte ang naging presidente, sobra-sobrang pera ko. Kaya lang, hindi nilaw ng Panginoon dahil hindi ako nagpapatuloy ako sa aking mga gawa sa laman. Totoo yun, tay. Yun nga sabi ko. Sapat na sa akin ngayon yung kumita ko ng tag 1,500 kami yung Lakoya at saka si Rambo. Nagkakasya naman sa akin. Dahil inalaw ng Panginoon na ishare ko sa kanila ang upa. Pero ngayon dahil wala nang umuupa, nagsialisan na, pati yung nasa baba, ginamit na yung pundo nila. Pero may titira dyan sa Pecha 3, nag-down na. Yung tumira na 5 days lang, binigay ko yung pundo nila at saka yung advance nila. So saan ako kumuha? Hindi ko naman pwede hingin kay na Rexiano at saka kay Rambo na ibinalik kong pera. Nag-isip ako kung paano. Nabayaran ko rin. So okay, sabi ko, kaya inaano ko, tanong ko, nang ibinalik ko yung pundo at saka yung advance nila, ngayon may nagbayad ng atres pa sila titira. Ang tights ba doon? Dahil tights na kung suuna, magta-tights pa ba ako? Yan ang ano, ang katanungan ko dyan. Dahil binilik ko yung pundo ng umalis ng 5 days lang at saka yung advance, tama, ibinalik ko. Pero inalis ko na doon yung tights. Eh ngayon, doon babalik. Di ba kukunin ko na lang yun? Dahil binayad ko na yung una nang nag-touch na ako. Pagay ko, hindi na siguro. Hindi kasi... Ha? Hindi na siguro, tay. Advance na yung kabila, eh. Kasi ako tapat ako, eh. Pwede, mag-offering ka. Kahit 20 lang. Halimbawa na, nagbigay ka sa akin ng 100. Oo, okay. Automatic yan. Inilalagay ko sa tights yung 20 pesos. May nagbigay sa akin ng 20. Kapatid pa, nininong mo, Rod. Inaalis ko agad yung 2 peso. Tinatights ko. Dahil nasanay na ako dyan nung nasa ibang reliyong pa ako. Oh, tama yan. Actually, merong... Kaya wala akong inaano. Hindi kasi dito, dito, kahit wala pang nakatira ngayon, meron ako naiipon na naman ako ng pera tayo. Na medyo 2,000. Tuloy ko na tayo. Ngayon, yung sa katanungan mo, hindi na yata dapat. Itatanong ko lang kung pwede yung... Dahil binalik ko yung pundo at saka yung advance. Hindi na. Ngayon may nag... Hindi na, yan. Kaya yan ang inaano ko. Kasi naibigay mo na yan. Hindi na tayo, hindi na. Anyway, wag na natin patagalin kasi next na tayo sa soul. So tay, okay, very good testimony. Yung dati yung church ay kaya lang na over-exercise lang sa tithes lang. Kasi siyempre, monetary, di ba? Naging business tuloy. Napakasarap ang buhay ko noon. Nasa Cubao pa kami, anak. Oh, naiintindihan ko yan. Nagsasakripisyo lang sa akin. Pero nung dumating yung mga sakaw na sa akin, hindi na ako makarinig. May mga uod na yung tayong ako. At saka yung utak ko, kinakain na. Pero sa patuloy ng pananalangin, gumaling ako. Hanggang ngayon.
Kaya malaking blessing sa akin si nanay na binigay niya sa akin na nagsakripisyo siya. Amen. Amen. Sa akin buhay. Atay, game na. Ngayon. Atay, game na kami. Hindi ako nagsisisi na nauna si nanay dahil inatang sa akin ang mga problema. Sabi ko, salamat Panginoon na inuna mo si nanay. Kung hindi, ipapatuloy ako sa masama kong gawa. Oh. Ngayon, tinuturo ko sa akin mga apo at mga anak. Magsisi sila. Magbahagi sila ng pagmamahal sa Panginoon at sa kapwa. Okay, tay, tay. Okay na. Maganda yung meron, may testimony ka rin, tay. Bibigyan ka ta ng pagkakataon, okay? Maganda yung sinabi mo, tay, dahil yung pag-iikapo mo, isa sa mga mahirap sundin ng mga ano yan, ng mga Christian talaga. Actually, isa ako sa mga naging nahirapan talaga. Pero nung binago ko ng Panginoon, na nagkasakit din ako, talagang hindi ko inisip ang pera talaga. Miskin, naghihirap din kami noon, actually. Anyway, tuloy na natin. Actually, ang Tony Soil talaga, maraming pwedeng sabihin yan. Dahil sa kayamanan, kalayuan. Kaya nagiging talama kang mga kalayuan nga, kaya mga kasama-sama ko nung kakain lang kami sa restaurant, kasama ko ng mga general, pinapapagbalot ko pa sila. Pumabalot kayo dyan, general, ng anong gusto nyo. Kaya hindi mo, 500,000 isang buwan lang kukunin ko sa MMDA. Oh. Okay, tay, game. Sa akin. Tay, makinig na lang tayo. Meron time na testimony pag bibigyan ka namin ng oras kasi... Maganda yung... Tapos na ang testimony ko. Ngayon lang. Okay. Tapos na. Okay. Tapos naman ang testimony ko. Yung paano ako makalakad naman yung matuwid. Kaya mo muna tayo. Anyway, stick muna tayo sa... Actually... Naghihintay sa akin si Kuan, si Rupa Gutierrez. Sabi sa akin... Rupa Gutierrez? Okay, tuloy na natin. That we call the thorny soil or the divided heart. Kasi itong soil na to... Sabi ko nga, the power of the rich ruler, sayang talaga kung hinayaan niya si Lord. Masusubukan siya eh. Nasubukan lang siya, sorry. So, Judel, are you there? Ikaw na talaga. Promise, ikaw na magsasalita. Matthew 13, 8-9. At ikaw to, tayo lahat to pala, sorry. Matthew 13, 8-9. 1-3. 13:8-9. 13:1-3. But watch for ourselves. Ano to ah? Jesus predicts the destruction of the temple. Uy, hindi yan! Ben! Ay, wait lang! Macho! Macho! Ano nga sa'yo? Macho 24 yata yun. Hindi, 13 din yun, kuya. Wait lang. Sorry. Ang layo mo. Good na yan. 8 to 9. Hello? Matthew 13. Gutom ka lang yata eh. Isang subo pa kaya? Tain. Isang subo tain, muna. Sower. The parable of the sower. Okay. The brothers fell on the good ground. Tama ba, kuya? Yeah. Amen. But others fell on the good ground and yielded a crop. Some of hundredfold, some 60, some 30. 9. He who has ears to hear, let him yun, hear. Yun ang laging binabag. Tanong ko, lagi nyo ba narinig yung ears to ears, let him hear? Narinig ba sa ibang... Oh. Napakadalas, di ba? Ano? Dalawang laki nanay, di ba? Lagi binabagit nanay yan. Ano ba sa atin yung ano yan? Kasi ganito yun eh. Baka parang ano tayo dyan. Hindi ibig sabihin na baka naman but here's the let him, boring ka magsalita kaya pinakumatin kasi hindi sabi mga na mga tao he the people are marveled before him, di ba? Lagi binabag they're marveled, sabi talaga mangha talaga mangha sa kay Jesus, sabi sa Luke sa they always say they marvel so they will not question Jesus anymore. They all marveled. They're not bored. They're marveled. They're ang nagsasalita ay anak ng Diyos eh. Anyway, tuloy mo, Judel. Ang explanation niya nasa Matthew 13:23. Matthew 13:23. But he who receives seed on the good ground, he is who hears the word and understands it,
who indeed bears fruit and produces some hundredfold, some 60, some 30. Okay. Siyempre, sino may ba may gusto sa 40? Ako, di ba? Sa taas ang kamay. Sino gusto sa 40? Taas ang kamay. Siyempre, yung marami na. Okay, tatay. De, sigurado mo. Anyway, sayang, walang iba. Anyway, eto na ang siyempre, may mga parable verse tayo dyan. Masakikita natin yan. Bibigyan natin example ang mga good soil. Yan. Tawagin natin si Ate Sam. Diyan ba si Ate Sam? Judel? O iba na lang? Ha? Sabi ko, handa sila eh. Okay, iba na lang. Ikaw na lang. Sayang. Mga kabataan, handa. Eh, kain mo na sila. Sige. Ikaw na magbasa. Nakapas kasi siya kanina. Nag-break siya. Oh, Luke 10. Punta ka, sister. Yan ang explanation ng Matthew 13, yung good soul. Tandaan niyo yan. Sino kayo magandang example sa Matthew good soul? Maghahanap ka. Meron sa Bible. Pakita natin. Pasok. Luke 10, 38 to 42, Judel. Luke 10. Hanapin niyo mga kapatid na, hindi lang si Judel, ha? Ano to? Matatapos si Mary na tayo. Ha? Si Mary and Martha? Yes, pakibasa. Ang story now nila. Now it happened as they went that entered center village and certain woman named Martha welcomed him into her house. Yes. And said, a sister called Mary, who also sat Jesus' feet and heard his word, but Martha was distracted with much serving and she approached him. Mm. Said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Continue ba? Go, lahat yan. 41. And Jesus Martha and Mary lang ah. And said to her, Martha, you have worried and troubled about many things. But one thing is indeed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. From her. Tapos na, ang ganda, di ba? She, Mary, is one of the great example of a good soul. Kasi, he who has an ears to hear, let them hear. She hears. She listens, di ba? Ang ganda ng example. Kaya lang, siyempre, may mas maganda pang story kay Mary. Tuloy mo, Judel, look, ano ka naman? Look 19, 1 to 10. 19. Thus, diba, faith comes from hearing. Si Mary talaga ang napili ni Lord dahil nakikinig siya eh. Hindi siya distracted eh. Si Martha, isang po na nade-distract habang busy siya nagsalita si Jesus. Okay, maganda naman ginagawa ni Martha, kaya lang. Ibe ka ba, kunyari. Nagsasalita ako rito, yung ibang may tinatrabaho. Parang, di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Makinig kayo, nandito nga ako para makinig eh. Kaya lang, may ginagawa para i-please yung si Jesus. Wala naman masama doon. Okay, Judel. Anong verse kuya, 13? Isa lang. Luke 19. 19. 1 to 10. 19. Jesus comes to Zacchaeus' house. Tama yes, ba? Go. Uh-oh. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus who was chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. Sige. And so he ran ahead and climbed into the sycamore tree to him. He was going to pass that way. And when Jesus came to place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Go. So he made haste and came down it's and received joyfully. Joyful. Amen. But when, this... but when they saw it, they all murmured, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, I give half of any goods to the poor, and I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said, today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. Amen. Man
has come to see and to say the same. Okay, ang ganda. Zacchaeus is more than Mary. Actually, si Zacchaeus underdog to eh. Talagang ano to, tax collector na... Actually, he's one of the repentant child of God, di ba? Ang ganda na siya. Alam mo, siya ang kabaligtaran ng ano, ng rich young ruler. Di ba? Ito, nagbigay ng pera eh. Si Zacchaeus, ito si rich young ruler. Ayoko nga ibigay. Ayoko nga. Si Zacchaeus, ang character niya, hindi siya takot mawalan. Hindi, talagang... Hinahanap mo si God talaga mismo. Kabaligtaran siya ng rich young ruler na... Di ba? Talagang nakita mo yung ganda ng story ng Zacchaeus, di ba? Zacchaeus sa the tax collector and underdog. Oh, next tayo. Ma! Ma, ikaw na. Ma naman, no? Ma! Oh, next tayo. Si ano lang, Ate Jen. Ate Jen, are you there? Gusto kong basahin mo sa ano. Ito naman tayo. Ito yung naman explanation ni Jesus sa parable. Kasi, nahati yan sa tatlo eh. Yung mystery of the parable. Ang tawag dito? Anong verse? Anong tatlo? Teka muna. Sorry, Tijen. Kita mo isang ganito. Kala na, kuya. Kala nga, teka lang. Ang una, tanghati yung tatlo yung parable, so kaya napakahalaga niyan. Bakit? Yung una kasi, Jesus say a parable of the sower. Yung pangalawa, sinabi niya yung purpose ng parable. Yung pangatlo, sinabi, explain niya ang ibig sabihin ng mga parable. Sabihin, yung gitna, may purpose yung parable. Ba't yung sinasabi yun? Kasi parable, doon sila nag-question yung mga disciples ng Jesus eh. Lord, ba't sinasabi mo ba in a parable form? So, nataon sa parable of the sower. Yung una, yung the purpose of the parable. I mean, sorry. Yung pangalawa para sa purpose of the parable. Yung una, what's the parable of the sower? And pangatlo, the explanation of the parable of the sower. So, sa pinakamahalagang... Parable of Jesus, I am parable of the sower. So, si Jen, go ahead. Makibasa sa Matthew 13, 10 to 17. Pakilakasan. Ano ko yun? Matthew 13, 10 to 17. 10 to 17. Si Ate Jen. The purpose of parables. Pakinig ako? Hindi, ikaw magsalita. And the disciples came and said to him, "Why do you speak to them in parables?" He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given." Oh, kita nyo? For, tuloy nyo lang. For whoever has to him, more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have even what he has will be taken away from him. Amen. Tuloy mo. Therefore, Therefore, I speak to them in parables because seeing they do not see, yun. Hearing they do not hear, nor do they understand. Okay, tuloy. And in them, the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, "Hearing you will hear and shall not understand, okay. And seeing you will see and not perceive." Okay. "For the hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For assuredly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see and did not see, and to hear what you hear and did not hear." Okay, nakita nyo mga kapatid. Ito, sa mahalaga kong sasabihin sa inyo. Kahit ang isang pastor, sa isang preso, nag-preach siya. Diba? May isa dun sa mga preso, naging pastor din, na-transform ng Holy Spirit
hindi kayo magtataka bakit mas marami talaga kadalasan na hindi talaga pumapasok sa espiritu ang pinipilis ng pastor. Kahit nagturo ka ng hell talaga, hindi talaga nagbabago ang tao, may kilala tayong ganyan, tama ba? Kahit lahat ng warning, lahat, talagang kasarado ang puso, uisip, lahat, spirit niya sarado. Pero sa isang preso, na isang pastor, nag-preach, di ba, mga preso, kailangan desperate yan eh. Nagsisisi yung mga, kasi yan ang masarap i-preach talaga, yung mga maproblema ng tao. Pero isa dyan, nagiging pastor, isa, dalawa dyan, tatlo, sa lalapit, hindi lang lalapit, magtatang, talagang mababago. Talagang message talaga ni Jesus. At may appointed time talaga, pero iba talaga. Kaya mahirap, their hearts are dull, their heart are dull, their ears are dull. I hope all of you are not dull dito, mga kapatid. Kahit dumating pa ang problema. Ganun kasi ang misteryo ng salita ng Diyos. May isa dun na nakikinig, matatransform talaga. Tulad ng mga, tulad ni, ano? Tulad. Basta wala kayong palat sa kasa. Anyway. To Jen. Ikaw pa yan. Andiyan si Ate Marlena, sorry. Ate Marlena, are you there? Oh, it's so dark. Ang dilim mo dyan, ha? Hindi ako nag- Gusto kong makita ang golden light mo. Golden face mo. Gusto kong makita. Okay lang ba? O salita ka na lang? Dali. Okay, magsasita na lang. Ikaw na. Ikaw na kasi. Okay. Oh, sige po. Then, the kingdom of the heaven shall be like to the 10 virgins and to 10 lamps and went on the needs the bridegroom. Now five of them were wise and five were there foolish. 3. There each who were foolish took the lamps and took no oil with them. 4. But each wise took up their vessel with their lamp. 5. Sandali lang ha, sandali. Sandali lang. Nalabas ako. Nasa ka ba ito, Marley? Sandali lang dito. parang anthropologist dyan. Parang archaeologist dyan. Minahanap kang treasure dyan, ti Marley. Kasi madilim dun eh. Oh. Madilim. Kaya pala, ang bagay mong salita eh. Sandali lang ha. Okay na? Yeah, okay na. Dali. Go ahead. Nawala na ko. Dali, nawala na yun ano ko. Wala na yung Bible mo. Madilim kasi ngayon makulimlim. Oh, madilim nga. Wala kang ilaw dyan. Yung ano mo lang, light of the world mo na lang. Wala. Nasa 6 ka na, Tim Marlene. Nasa 6 ka na. Uh-huh. At midnight, 6 na ba ako? 6. 25, 6 ka na. 6. And at midnight, a cry was heard. Behold, the bridegroom is coming. Go out and meet him. 7. Then all those virgins arose and climbed their lamps. Yes. 8. And the prophet said of their wives, give us some of your oil from our lamp and going out. 9. But the wives answered, saying, no, this lamp should be not be enough for us, and you, but so rather to those who sell and buy for yourself. 10. And then while they were went by and by bedroom come, those who were ready went and did them to the wedding.
and the door was shut. Okay. 11. Afterward, the other virgins came also saying, Lord, open to us. But he answered, he said, as you, I say to you, I do not know you. 13. What therefore for you? No, neither the day nor the hour, if it is the Son of Man. Okay. Sorry to so ano, nasama ko kasi to Tim Marlin, just to say to you, this wise virgin is considered what? The 1, 2, 3 soil or the fourth soil? The fourth soil. How about the other five? Saan sila nakakarakterize? Sa first, two, or three? Alam mo niyo yan? Nasa palagay mo, Nancy? Hindi nagbabantay. Hindi siya nagbabantay ang mga wise virgin, mga foolish virgin. They considered the number one soil. Pinabayaan nila eh. Actually, wala sa second, wala sa third. They just slip, di ba? So they called character yung mga... So, character nila is the first soil. And they allowed the enemy to catch them from sleepiness, from slumber. Kasi, di ba, yung, some soil fell on the ground and took the bird, di ba? Hinayaan nila. Hinayaan nila manakong kanilang binhi. Nasa first soil sila man tayo, ito nasa fourth soil. Actually, yung wise virgin naantok din eh. Nakatulog din yan eh. Pero nagbantay sila. Meron silang nakahanda sila. Actually, nag-slumber din ang mga good virgin, ang mga wise virgin. Pero nag-miss their store up their oil. Kaya sila nagkakaroon ng problema. So, ganun din tayo. May problema pa rin. Naantok tayo, pero nakabantay tayo sa ating sarili. Sabihin, you know that you are right before God. Amen ba, mga kapatid? Amen? So, amen. So, hindi yun ang ano, ang main, pinaril ko lang ha. Kasi maganda ang meaning ng ano, wise virgin and foolish virgin. Iba yan, tukol end time yan eh. Tukol sa end time yan eh. So, niliterate ko lang sa pagiging good soil. Yung foolish virgin dyan ay nasa first soil. Hinayaan nilang manakaw ang kanilang binhi. Next. So. Hindi pa. Hindi pa tayo tapos. May dagdag ako. Tingnan nyo ha. Nancy, ikaw na lang. Pakibasa mo nga uli sa third. Matthew 13, 15. Matthew 13, 15. For the dull, for the heart of wisdom have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes that they have closed. Lest they should see their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal. Okay, diyan ka na lang. Makikita natin, anong binabanggit ni Jesus? Alam mo na libre sa akin ni Lord kaninang umaga to? Pagkagising ko sa umaga, pumunta ako sa terrace ko, yung may mga halaman. Nilibre niya sa akin, Lord, sa akong makikita itong parallel verse nito, ito binigay niya. Kanina lang umaga, pakibasa at Nancy na rin sa 2 Corinthians 4. Punta ka muna ron. Okay, 2 Corinthians 4. Oh, pupunta rin ako, saglit. Okay, nakita mo na? 2 Corinthians 4, eto na. 3 to 4. 3 to 4. Pero to po, baka nag-jan. Hindi. 2 Corinthians 4, 3 to 4. Ito ang parallel verse na si, ng 13, ng 13 ano? Ng 13, 15. Ito ang parallel verse ng 13, 15. Sige, pakibasa Nancy. But even if our gospel is revealed, it is revealed to those who are perishing. Tuloy. Whose means the God of this age has gone to
who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Okay, nakita nyo? Ganda lang, Nancy. Sabi dito, the ears have the not hearing, the eyes that do not see. Pag nakita mo sa 2 Corinthians 4:3-4, sabi sa 4, verse 4, but whose minds the God of this age has blinded, di ba? Who do not believe. Their eyes have been blinded. So, parang sa, they become blind. They do not see what they see should see. And hear what she that she should have here. So, let the light of the gospel glory upon Christ. It's the image of children. So, whose mind is God? Nakita mo, Nancy? Yung God ba doon, small B or big G? Sa binasa mo? Ha? Maliit na G. So, ito ang parang niya. Bakit naging small? Anong tinutukoy na God? Is it God? Diba na? Mga false God ba to o ang belly? Pakibasa mo nga sa Philippians 3:19. Ikaw din. Itong Philippians 3:19. Philippians 3:19. Oh. Yung God na tinutukoy dito ay ano? Tingnan, nakikita mo dyan. Philippians 3:19. Rapid ko mo ng Philippians. Saan ba yun? Philippians 3:19. Ito mo? Oo, nakita. Go. Whose end is destruction? Whose God is their belly? And whose glory is in the flesh? So, ibig sabihin nito, ang tinutukoy na God dito, hindi yung false God. Alam mo ka, no? Ang ating katawan, ating templo. Kasi ang ating templo ay ano daw, Nancy? Our body is what? It's the temple of Christ. Yes. Our body is the temple of the Holy Spirit. So kapag inalaw natin ang small G-O-D, ang ating belly yun, ang ating kagutuman sa mundo. So tinutukoy ni Jesus dito, ang hindi nakakita ay dahil meron silang idolatrous of themselves, the God of their own belly, their own flesh. See? Ito ang tinutukoy sa Matthew 13 verse 15. Ang God of the... Ang small G na yun, either the false God or the God of ourselves. Kasi sa mga parable na to, nasakita natin, ang tulad ng third seed, ang God ng sarili niya. Ang kanyang carnality. Di ba? So, Philippians 3:19, tinukoy nga dito, whose mind is God has been blinded. Di ba? The God has been blinded. The God, their own self. Make you blind eh. Yung sarili nyo nagpabulag kasi, ang God niya, ang kanyang belly, ang kanyang chan, ang kanyang... Di ba, pag ikaw gutom, Nancy, hanapin ba ang Diyos o pagkain? Siyempre, isip mo pagkain. Hindi ko kailangan na ano. Nagugutom ako. Masa ka may kinig. Isulit tendency natin. Because, ulitin ko, whose God is their belly? Ang chan nila, ang kanilang naging dyan. Sabihin, not necessarily yung gutom ka. No. The rich things of this world has blinded them. Yung sinasabi ni Jesus dito, what makes them blind? Because of the small God na yan. Amen? Ulit ikaw. What makes them blind? Because of small God. Small G-O-D. What? The false God? No. It's about our temple. I've been corrupted. I've been temple na ating hinayaman defiled talaga. Not really food, di ba? But the things of this world. Diba? The lust of the flesh, lust of the eyes in the pride of life, and not of the Father, but of this world. So, you just, i-connect na yun. Pinos kayo sa Almighty Warriors yung verse na yan, yung connection na yan. Sana i-connect nyo yan para magkaroon kayo ng parallelism. At may na-reveal kayo, please reveal it to me also. Gusto, hunger ako sa pagtuturo din ninyo. Nancy, Ate Marlin, Judel. So, that's it.
So may natutunan. Okay. Here's the thing. May pahula ko. Nancy, huwag ka magsalita kasi narinig mo na to. Si Jen. Si Del. Sino sa palagay niyong kilala nyo sa atin dito? Obvious na obvious ang fourth seed. At si Jen. Ha? Tawag niya mama niya. Si Jen, sinong kilala mo dito sa Mighty Warriors na obvious siya ang fourth seed? I mean, no favoritism dito ah. Alam mo ko sino? Wala na siya eh. Sino? Ati Jen. Sagot daw. Sinong kilala mo? Sino? Nanay, bakit? Kung bakit may Ate Jen, kung bakit may Ate Marlin, kung bakit may Anansi, kung bakit may Joby, kung bakit may Ate PB, Ate Sylvia, kung bakit may Joby. Oh my. Gusto natin yung reward niya. Bakit may Kuya Ian? Ano, no? Hindi, sa dahilan nito. Dinagit niya ako eh. Kasama ka naman doon, pinrayer ka kaya ni Nanay. Para kay Ate Lisa. Saka nagpas naman ang aksidente ka, diba, yan, kahit sa pag-asawa ni Lisa. Nagpas naman ang aksidente ka. Pinag-brainin niya ni Nanay. Oh, grabe. Grabe. Alam mo, wala kayo dito kung walang Nanay eh. So, actually, pwede ko na sabihin to. Alam mo bakit? Kasi patay na si Nanay. Sabi niya, glorious guy. Hindi, pwede na sabihin kasi patay na siya. Pwede na natin pagmalaki. Kasi, well done and good and my faithful servant. That is the time na pwede natin. Yung nakilala namin si Nanay, paano pa rin ng Diyos yun? Kasi, in our own heart, nang sick din kami na, nang parang kami na katapwa, honestly, ako magkaroon ako ng threats na, ito talaga yung gusto kong chat. Kasi, yung interact natin, para pamilya lang, walang ano, hindi comment lang, diba? Actually, meron din tayong ano eh, sorry ah, makinig kayo, mahalaga to, meron din tayong balsol dito, kilala natin kung sino yun, kilala natin pagdasal. At kilala natin yung kung sino yung mga balsols to yun. Hindi ko sasabihin, we have to pray for them. Talagang ganun, sa isang church, sa isang movie, may kontrabida, may bida talaga, diba? May kada church, sa bahay, may bida, may kontrabida. Lahat ng bahay, sa opisina, may bida, may kontrabida talaga sa buhay natin. Lahat ng, kahit sa trabaho ni Nancy, may bida, may kontrabida. May kilala tayong nagawa lang niya sa kanya. Yeah. May, oh. Kung yung hepe nga, may Lucifer eh, di ba? Naku. Wala na. Anyway, ayoko naman gawing scripted ang Bible. Pero nakakatuwa. Nakita, iniisip ko, Lord, sino bang good example na, no, actually, pwede na, pwede natin pagmalaki na, hindi, wag pagmalaki. Pwede na kasi patay na eh. Nasa heaven na siya eh. Grabe yung reward niya sa heaven, sigurado ako. Grabe, hindi dahil sa kanya wala kayo dito. Kaya legendary si Nanay sa atin. Nakwento ko yan ng last Sunday. Wala si Ate Jen, wala si Judel. Sana narinig ni Judel, narinig mo ba? Sabi mo sure, nag-cheer up si Nanay. Yes, it's a fourth soil talaga. I'm so thankful dahil sa kanya din. Actually, yeah, hindi rin talaga mawala yung gusot, di ba? Ti Marlin. Hindi rin siyempre mawala yung away, pero hindi eh. Kasi the more nakikilala mo ang tao, the more nagkakaroon ng, that's what we call relationship building. Relationship also includes bad times talaga. Kasi, ngayari, uy, buti pa yung ano, yung taga doon, no? Tinango ko lang. Ang bait niya sa akin. Hindi mo pwede sabihin ganun, ba't may relasyon ba kayo? Hindi. Kasi kilala mo lang siya sa naisa mata. Pero ang mas kilala mo ng tunay, talagang nagkakaroon ng arguments, ng goodness. That's what we call love relationship. Hindi yung, uy, pre, ganun lang. Bakit kilala mo? Hindi. Bait niya, no? Bakit mabait? Kasi binati niya ako, eh. Hanggang doon lang, mababaw. Ang malalim na relasyon, meron talagang gusot na nangyayari. May mga good times and bad times. Pero most of the time, in overall perspective, he's a good person. Kasi nanay, hindi kami nagkakaroon din talaga kami ng arguments, sagutan, contrary talaga. Pero in overall being, she's a bride of Christ talaga.
Hindi dyan sa kanya, wala kayo dito. Hindi dyan sa kanya, si tatay hindi mababago yan. Talagang he's a sacrificial lamb na nauna sa atin. Kaya, we're so thankful na may iniwan tayong legendary. Hindi sa kanya, wala kayo. Amen, praise God. Judel? Anyone who like to close a prayer? Anyways, ano na lang si Ate Jen? Can you pray for Thanksgiving muna sa nangyari sa... Actually, ang huling Sunday ba natin? December pa rin ba? December pa rin. Ay, ngayon, ito yung Sunday natin. Last Sunday na pala to. Oo nga pala, January 2. Oo nga pala. Teka muna. January 2. Mahalaga yung... Yes, mahalaga yung taon na to bago natin close. Sana malam. Mga pasok ka. Meron pa tayo. May isa pa tayo. Di ba? Diba, oh, manyuyo pa tayo. Oh, manyuyo pa naman tayo. Oo nga pala, no? Teka muna. Magpapaos ako niyan para makasabay ako. Saturday, Sunday. Kung ano, teka, ba't ganitong gulo? Ano yan sa... Hindi, I mean Sunday. I'm talking about Sunday. Ang Sunday natin next year is January 2. Tama ba? Tama. Sa yung... Yung New Year sana natin, sana meron tayong ano. May online sana tayo. Of not meron online. Tayo, mag-online tayo kasi maglulubog tayo ng mga things. Oo nga eh. So this is the last, actually this is the last Sunday of the year. Pero I'm not saying last day of the year ah. Last Sunday lang. So wala yung mga Vatican leader natin dito eh. Si Judel tsaka si Rize eh. Ma, Judel. Tulog pa. Huwag naman kayong ganyan, iniwan niyo ako. Actually, anyway, to Jen, can you give a Thanksgiving man lang? Ano yung naisip mo? That's the Holy Spirit led. Tapos closing prayer natin, si tatay, gusto ko. Dito tayo sa last Sunday. Sagot ko sa inyo ang paglilinis ko dito. Saludo! Ako diyan sigurado, tay. So, kailangan kasi ano, hindi, lumampas ka na sa kota na, sabi mo, magkakaroon ka ng December break eh. Ba, pumunta na kami ha? Pumunta na kami. Sabi, sa linggo eh. Tayo naman, no? Tay, sunod pa rin masusunod tay. Hindi, huwag kang magala na tay. Ikaw wala na tay. Keep in touch in communication natin, baga. Anyway, bago ko tapusin to, alaman natin kasi ng... Kasi pagpatak ng January, ma-reach na ako ng 72. Ah, 72 ka na? Si mother ko, 77 eh.